May training po ba ang call center agent? Oh, yes, of course. They will provide you the training. So, ano yan eh? Dalawang part yan eh. Number one, sa communications, ano, skills, ano, training. Parang ano siya. Okay. Parang they will teach you English. Yung parang magre-refresher course ka pagdating sa paggamit ng English. And then, the product training, kung anong account mo. First is communication skills. So, hahasain ka doon sa communication yes. skills mo. And then, yung nabanggit nyo, sir, is product training. Yes. So, mga gaano katagal kaya itong training bago siya mag-formal na mag-start as employee? So, ito, ganito siya. So, if your account mahirap, sabihin natin, mahirap. If mahirap yung account, like, kasi may mga account kasi na mahirap, like yung mga telco account, yung mga yan, ano eh, parang nagre-range yung training into, ano eh, 1 to 2 months. So, kapag mahirap yung account mo, mahaba din yung training. Pero if your account is just only parang pang beginner account, like, siguro yung mga non-voice, ha, yung tulad kung saan ako nag-work right now. So, yung training ko just only lasted, or parang ano eh, 1 month lang. 1 month. Lahat na yun, including communications, and then yung product training, and then you will undergo nesting na. Mm-hmm. So, yun. Okay, sir. Next question. Ano po yung masayang karanasan mo sa pagtatrabaho sa call center? Masaya siya, lalo na ano, kapag sa training period, actually, masaya siya. Kasi syempre, parang student ka ulit. Parang ganun siya. Your trainer, ikihalubilo ka, marami kang makikilala. Syempre, if bago yung, ano, bago ka sa industry na to, marami kang makikilalang tao, like yung mga makakasabay mo sa training na yon. And then, ano, siguro yung sa akin, yung account ko, kasi masaya siya eh. Masaya. Masaya kami. Sobrang saya. So, though, merong konting pressure, pero, you just have to enjoy kasi kung kapag nandun ka na, wala ka ng choice, kailangan enjoyin mo. So, instead of ano, magpaka-stress ka, kahit non-voice siya, somehow stressful yung work. Siyempre, nandyan yan kapag nagtatrabaho tayo. Pero, you just have to ano, deal with it. So, may mga coworker ka dyan, makakahalubilo. So, yun yung isang part na magiging ano, napakasaya, lalo na kapag nasa production ka na. So, nasa sayo kung sino-sino yung mga makikilala mo doon. Sobrang dami ng mga tao sa production. So, kung extrovert ka, siguro makakabuo ka ng grupo doon. So, ano naman po yung kabaligtaran noon? Yung malungkot at hindi ganun kagandang karanasan? Hindi ganun kagandang karanasan. Meron din, siguro, ano, isa sa mga malungkot na karanasan, may mga ano dyan eh, may mga tinatawag yung mga feedback from the co-agents. So, kapag may mali kang nagawa sa trabaho mo, they will send report. Feedback sa ano, sa mga superior. Tapos ano, kapag meron kang, syempre, we are not 100% ano, pagdating sa work. May mga errors tayo dyan. Kapag na QA yan, lalo na if client pa yung nakapansin dun sa error na yon, ayun, yun na yung pinaka nakakatakot dyan because they will issue parang may mga disciplinary action, may mga tinatawag kami eh, business intent and parang ano, yung business intent na yon, BI ang tawag. So parang ano yon, you committed something wrong about your job. So may nagawa ka mali. So yung consequence and na QA siya, na audit siya. So ayun, patay. From call center agent, marami din bang possibility na ma-promote ang isang agent? Oh, malaki yung possibility na ma-promote lalo na if your company is really into ano, career growth ng mga employees niya. Mm-hmm. Like sa amin sa ano, sa company ko, kasi may mga ma-line up dyan eh. 'Di ba nga sabi ko nga, I have 3 months experience as a subject matter expert. Yung subject matter expert kasi na yun, ang tawag sa amin, actually, guru. So, interim guru, kasi ano eh, parang next in line kami sa pagiging guru. Or,
position na yon as SME sa company. So ayun, imagine I'm just only new in this industry pero nakuha ako as interim guru. Yung ganun, so parang medyo mabilis yung phase ng ano ng career opportunity sa akin dito sa industry na to. Basta syempre, you just have to do your best. Syempre pagdating sa work, hindi naman pwedeng ano eh, you are expecting na ma-promote ka pero lalamya-lamya ka, you are not doing your best. Lagi yung mga metrics mo bagsak. So most probably you will not get promoted. Bigyan niyo po ako ng ano, ng range ng magiging sahod ng isang call center agent. Range. So para naman hindi ka delikado diyan sa trabaho mo, yung range lang kung sa tingin mo magkano yung natatanggap na sahod. Pero okay lang kayo yes. Kung hindi mo pwedeng sabihin na. For a beginner, I guess mataas naman yung rate nito compare kung mag-up kung magwo-work ka sa ano as ano tawag dito. Hindi, i-compare ko na lang ayun. Okay. I-compare ko na lang sa ibang work siguro. So, kung siguro ano sa fast food chain ka, yung parang ano ka lang, parang tawag dito, yung minimum. Minimum ayun, yung a provisional rate na sahod. Yung sa mga SM, 'di ba, may mga ganun sila. So, I guess yung sa BPO, di hamak na mas mataas naman yung magiging rate mo. Babawiin kasi yan sana eh, sa allowances na ibibigay ng company. Regarding din kung gaano din kahirap yung account mo, so they will provide you a complexity allowance, yung tawag doon. And then meron din ano eh, may mga binibigay din silang price allowance, yung mga ganong allowance. So doon pa lang mababawi na yung ano mo eh. Yung sahod mo. Though yung rate for a beginner will still be aligned with kung ano yung minimum ng province mo. So doon nila ibe-base yung basic and then they will top up yung mga ano, yung mga allowances doon. Bawing-bawi ka na doon. And then depende rin naman siguro sa lugar. Depende rin siguro sa lugar. Depende sa lugar, depende sa company and depende din sa account na hahawakan mo. Ganun magiging base kung ano yung magiging ano mo, magiging sahod. Pero di hamak na mas malaki talaga yung sasahurin mo compare kung nasa factory worker ka dito sa Pinas, yung mga nasa ano, factory. Factory and mga fast food, mga ganyan. Fast food. Yung sa mga nasa depth store. So, mas malaki pa rin yung sa call center. Mas malaki pa rin. Okay. I guess, hindi ko naman sinasabi 100% sure ako, pero I guess, mas malaki pa rin. Oo. Guys, eto kasi, yung ginawa ni Sir Vladimir is kinompare lang niya yung mga na-receive niyang sahod before nung siya ay nagtatrabaho sa mga sa fast food, sa department stores, sa mga retails. Ayan. So marami kasi siya naging karanasan na. So marami na rin siyang comparison na may share kung magkano yung natatanggap niya. So far, ito pa lang yung pinakamalaking sahod na natatanggap mo sa lahat ng mga naging work experience mo. Tama, sir? Honestly, yes. Whoa, okay. So that's good to hear. Okay, so open po ba ang mga call centers or working students? Ah, working student. Karamihan sa mga call center agent, BPO, hindi sila nag-a-accept ng working student. Honestly, parang yun yung napapansin ko. Ayaw nila ng student. Siyempre, they want na yung mga mag-stay talaga sa ano, sa work and nakafocus talaga. Kasi kapag student ka, your attention will be divided into two. Siyempre, iniisip mo yung school, iniisip mo din yung work. Pero karamihan kasi ayaw nila ng mga divided yung mga attentions. Like yun nga, nag-aaral ka or part-time, hindi rin. Kasi gusto talaga nila full-time. Full-time talaga. Okay. Karamihan na, gusto talaga nila full-time. Okay. So, sir, para lang maintindihan ng mga viewers natin, sir, no, yung ano sa tingin nyo yung
differences or pagkakaiba ng voice and then non-voice. Non-voice. Uh-huh. Okay. When it comes to voice, syempre, you will always use your English communication skills every day. Pagod ka, syempre. Lalo na yung throat mo, yan, yan yung inaano nila, yung lalamunan nila, nagkakasakit yung iba. Syempre, stress kahit na nagsasalita lang. Pero, enjoy pa rin naman daw. Ito ha, based lang sa mga natatanungan kong mga nagpo-calls. Pero para ito kasi sa mga baguhan, yung mga yes. Nag-iisip pa lang, nagpa-plano na mag-apply. So ano kaya yung sinasabi nila na voice and non-voice? So kiniklir lang natin sir na kapag sinabi nating voice, from the word itself, gagamitin mo voice. Yung voice mo na may direct communication and interaction sa mga yung mga customers natin international. Tama sir? Yes. Uh-huh. So dito sa voice sir, at nandito din ba yung tinatawag nilang outbound and inbound? Yes, nandiyan din yung outbound and inbound. Mm-hmm. Na kapag sinabi nating outbound, kapag sinabi outbound, tayo yung parang tayo offer. Yung tatawag sa kanila. Yes. Okay. Kapag sinabi inbound, sila yung tatawag sa iyo. And then makaka-receive. So nangangailangan sila ng assistance and then tutulungan mo sila yes. Kapag inbound. Yes. Then kapag outbound, tayo yung lalapit sa kanila para mag-offer something. Yes. Okay, so most probably yung ngayon, parang sa sales account yung mga yan, yung mga outbound. Okay, so dito naman tayo sa non-voice, sir. Ito yung expertise mo. Ano naman, in general lang, ano yung usually na ginagawa mo? So in general, nag-validate ng documents. Kasi ni, parang ano kami, nasa financial account siya actually. Oh, okay. So, yung documents, though, syempre, they are all confidential, syempre. Mm-hmm. Pero mostly yung ginagawa talaga namin, validation of documents. Mm-hmm. So, kami yung mag-validate ng mga documents na pino-forward ni customer sa amin if they are valid. So, may mga decisions kami ginagawa sa mga documents na yun. And maano kasi maselan talaga dun kapag nasa financial account ka. Pero kapag kasi non-voice, hindi naman lagi nasa validation part ka kasi meron ding mga ano diyan eh, meron ding mga chat support na tinatawag. So kapag chat support talagang magcha-chat ka lang, may mga ganung ano din eh account sa BPO. So kapag fresh graduate or mga baguhan, pwede pa rin siyang mag-apply directly as non-voice or may experience na? Kasi, sa akin kasi, personally, wala akong experience sa BPO before. Hindi ko rin alam na mapupunta din pala ako sa non-voice. Siguro, ano lang siguro talaga. Luckily, nagkaroon ng slot for the non-voice account dito sa company namin. So, ano siya? Depende rin sa ano talaga pagdating sa interview mo kung ano din yung i-offer nila na account kasi minsan hindi mo rin alam kung ano yung account na i-offer sa iyo. Though magkakaroon ka rin naman ng idea basta sa flow lang ng interview. Pwede mo rin directly itanong kung ano ba yung account na ma-assign sa iyo. Okay, so depende rin siguro sa qualification ng aplikante. Kasi nasa validation kami ng documents. So most probably they really want yung talagang yung mga critical thinker na tinatawag. Kasi I agree. Magbasa ka. So siguro nakita siguro nila sa resume ko I have so siguro one of the qualifications din na nakita nila kaya napili nilang ilagay ako sa non-voice kasi I can ano talaga i-validate ko talaga yung mga documents. Parang ganun. Maintindihan ko talaga. Ayan, patapos na po ang ating interview, sir. No? So, ano po yung pwede ninyong ibigay na advice sa ating mga viewers na gustong mag-apply sa call center? So, my advice are, syempre, number one, kung mahilig ka sa Korean drama at gusto mong mag-BPO, better
kalimutan mo muna si K-drama. Switch ka muna sa mga English movies muna. So, ano yan eh. Siyempre, kung ano yung gusto mong pasukan na trabaho in the future, dapat ma-master mo kahit pa paano. Ma-acquire mo yung skills on how to use English talaga. And then, second one, you must practice. So, pagdating sa practice, may mga website actually. So, siguro, later, siguro, sir, daw, I will send you the link dun sa website na ano. Pwede nilang i-access and then makakausap. May mga makakausap silang mga foreigner doon. May mga beginners, may mga upper beginner, may mga ano na, parang intermediate na pagdating sa pagsasalita ng English. And sometimes makakakita ka din doon ng mga ano, mga foreigner, mga native speaker, yung tawag ayon. So pwede nilang gamitin to para makapag-practice palalo. Yes. So later ibibigay ko yung link sa iyo para ma-share mo din sa mga viewers mo. At least may mga ideas sila kung and magkaroon sila ng platform para makapag-practice sila. Ayun. And lastly, so just like what I said before, huwag kayong lulusong sa giyera na wala kayong bala. I agree. You are well equipped with using English. So, kung gusto mong pumasok sa BPO, you must learn English. Though, first, mahirap, pero eventually, gagaan at gagaan yan. Basta practice lang. Ayan. So, thank you so much. Thank you so much for this napaka-productive na interview with Sir Vladimir. So, sana po ay sa susunod po nating topic, sana ay magkakaroon po ulit kayo ng time para makapag-inspired and makapagbigay tayo ng motivation, lalo na sa mga baguhan, sir. Yes, of course, sir, daw. And thank you din pag you invited me to your one of your vlog. So, yes. At least, ano, we have the chance to talk din. Ayan, so, last question, sir. Kapag may mga gustong mag-apply, ito na tayo ah. Kapag may mga gustong mag-apply sa call center and then gustong magpatulong sa'yo, paano nila tayo i-contact para makapag-apply sa call center na gaya ng pinagtatrabahuan nyo? Pwede ba nating ilagay ito sa description ng ating video? Yes, you may include my ano siguro, my Facebook account. They yes, may yes, chat yes. me. And I guess I can refer them as much. Ayun, pwede ko sana i-refer sa company ko. Actually, I am from Concentrix. So, pwede ko silang i-refer sa Concentrix. Ayan guys, so gaya po ng narinig natin, nabanggit ni Sir Vladimir na kapag gusto nyong mag-apply sa call center, you may contact him in his Facebook account para i-refer niya kayo sa kanyang company. Ayan, so i-search nyo lang sa Facebook, Vladimir Velasquez. Ayan, ilalagay ko din yan sa ating description. So, tignan nyo na lang po ang kanyang profile. Kasi yung Facebook profile ko kasi ano yan eh. Nakabaliktad yung pangalan ko. Oo, nakabaliktad. So, pahirapan yung magsasearch. Talaga mo pahirapan. Bibigay, ilalagay na lang natin yung description para matulungan niya kayo sa pag-apply sa call center. Ayan, Sir Vladimir, yes. Thank you so much sa pagkakataong ito and for sure marami tayong naturuan sa ating yes, ating video for today. You're always welcome, sir, daw. Basta ikaw. Okay, so thank you so much, sir, and see you again next topic. Yes. See ya. Ayan, once again, thank you so much, Mr. Vladimir Velasquez, sa pagsama sa akin dito sa ating tutorial for today. And I'm sure marami po tayong naturuan at natulungan, lalong-lalo na sa mga baguhan at sa mga gustong mag-apply sa call center. And para po sa mga kaibigan natin dyan na gustong mag-apply at gustong magpatulong kay Sir Vladimir, please check nyo po ang ating description. Nandyan po ang kanyang Facebook profile. I-message nyo po siya kung gusto nyo pong magpatulong at kung gusto nyo pong mag-apply sa call center. Yun lamang po sa araw na ito. Again, my name is Doc and this is our channel, Doc's Perspective. Thank you for watching.